Mapagpalang araw mga lalabs, nagbabalik ang ulir ang vlogger ng Bicol, ang fruit picker sa Australia. Lalabs, nandito na po ako sa aking sasakyan. Kami po ay tutungo lalabs sa New South Wales na kung saan ay magpipitas ulit kami ng avocado. So kagabi po ay napakalakas ang ulan. So kaya tinan nyo lalabs, may mga basa-basa pa. Nandito pa kami sa bahay lalabs, paalis pa lang kung bago pa lamang kayo sa aking channel, like, comment, share, and subscribe. Pahit po ng bell button para manotify po kayo sa video na pinagagawa namin dito sa Australia lalabs. Papala rin po ako sa aking Facebook page, Noy Alan TV, at huwag niyo pong skip yung ads sa aking mga videos. Shoutout everyone sa lahat ating mga members dyan sa aking YouTube channel, of course, sa aking Facebook page, sa lahat na nag-subscribe at sa walang sawang panonood mga lalabs at mga nagsisend ng star. Maraming pong salamat. Shoutout everyone, maging sa family ko sa Antipolo, sa Bicol, Diyos marhay na aga, Diyos marhay na adlaw sa Indogabos, doon sa mga nanonood sa ibang bansa. Lalabs, shoutout everyone sa lahat na magpapashoutout. Mapagpalang araw sa inyong lahat. So ayun lalabs, kami po ay aalis na. Ito na mga lalabs, nandito tayo ulit para manundo ng ating mga Pinoy fruit picker dito sa Australia. So ayan po ang ating sasakyan, nag-aantay po tayo lalabs. So ganun lang lalabs, dito po lalabs ay walang problema dahil tayo ay nagtutulungan. Pag wala pang sasakyan yung isa, kung anong needs ang isa, kung kaya naman natin i-provide, kung kaya naman natin tulungan, matugunan ang kanyang pangangailangan, why not? Pagkakataon niya na ibinibigay sa atin ng Panginoon na makatulong sa ating kapwa. Kasi hindi natin alam, balang araw, maybe someday tayo naman ang mga ilangan ng tulong, or kahit hindi pa tayo mga ilangan ng tulong, isang pribilehiyo yan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo ay dapat makagawa ng kabutihan sa ating kapwa na walang ini-expect in return. So ito na lalabs, aantayin natin siyang lumabas sa kanyang tahanan dito sa Australia. Ayan lalabs, kakaanan na kami. Malapit na kami sa aming papasukan. So yan po ang aming opisina, kabukiran. Kabukiran sa Australia na kung saan kami ay hahawak ng avocado. Mamimitas. Mamaya lalabs, papasilip ko rin po yan sa inyo. Ang galing ng ating driver. Shout out! Ayan yung driver natin, magiting na driver dito sa Australia. Ganda yarn. Lalabs, andito na nga ating mga fruit picker. So tayo ay maghahanda na. Andyan sila, andyan kayo, andyan kami, andito tayo lahat. So, andito lalabs yung pinitas naming avocado, bulok na sila, di joke lang. Fresh po yan lalabs, mga hinog na. Ayan, may hinog na. Ayan yung pinitas namin 2 days ago, kasi kahapon di kami namitas dahil ay umulan. So, yan. Andito yung mga bin lalabs na gagamitin. Andyan yung tractor. Andito yung bahay na accommodation, pwede, ayan na siya. Ilalabas na yung tractor, may nag-CR. Bilang paghahanda, andito yung lahat. So tayo ay lalarga na lalabs. Tayo ay paruroon na kung saan tayo ay mamimitas ang avocado para kumita na. Nakahanda na at malapit ng Pasko. Yeah, good morning! So ayan na siya lalabs. Kami ay maglalagay na siya ng ano diyan, ng bin para kami ay doon sasakay at kami ay doon kami trabaho. Ha? Ikaw, expired yan. Ayan, nakuha na ng bin. So ayan, nalalab sa mga Pinoy fruit picker natin. Makasama natin. Hello, what's up?
Ayan, pandagdag dito sa video ating. Patamaan po kayo dyan. Ang lamig, lalabs. Grabe, windy. Akala ko ba pa spring na? Bakit ganun? Ang lamig. Ang lamig. Ayan, naghahanda na tayo, lalabs. Late kami mag-start, lalabs. Gawa ng umulan nga. So, kailangan mag-dry, lalabs, ang avocado bago naming pitasin. So, ayan, lalabs. Nag-aakyata na ang mga first owner, second owner, third owner. So, sino kaya ang mapalad? Sino kaya ang magwawagi ngayong araw na ito? So, opo lalabs kasi hindi yan tumitingin. Okay lalabs, ayan na. Lalarga na kami. Pupunta na kami doon sa avocado. Mamimitas kami. Opo kayo dyan lalabs, baka mamaya malaglag. Kapit mga lalabs. Ayan na, didiretso na kami lalabs kung saan mamimitas kami ng avocado ngayong araw na ito. Dito sa New South Wales, Australia. Hindi. Sa loob na isang oras lalabs, umabot kami ng tatlong bin. So kami po ay walong fruit picker dito lalabs. Sa katunayan, nandiyan sila mga unggoy. Joke lang. So ayan, sa timbala lang muna mga lalabs ilalagay. Andiyan mga masisipag nating Pinoy fruit picker, wala pong nahalong ibang lahi. Kulay lang ang nagkaiba tsaka height at katawan. Joke! Sorry. Sabi. May pakatawan, may pamata. So ayan lalabs, mabait na laki lalabs dito, umakit sa puno. So no discrimination. No height limit. Tapos, wala pong tambang na tinitingnan. May puti sa buhok o wala. May uban o wala. Pwede. So, ayan lalabs. Tuloy-tuloy tayo lalabs. May natawag sa akin. So, yun. Tuloy lalabs. Ah, dito lalabs. Last year lalabs. Ginawa ko po ito ay kontrata. Ngayon ay per oras na. So, per oras lalabs. Compared to days ago sa pagpitas namin, mas ano kami ngayon. Mas mabilis kami ngayon ng 4 minutes. Kasi nung 2 days ago, nag-start kami ng 11. Natapos kami ng tatlong bin, 12:04. So, ngayon po, eksakto 11 to 12, tatlong bin. So, nawa, tuloy-tuloy yan. Consistent. Para matuwa naman si ano. At matuwa din kami, syempre. Sana all boss may bonus. Kung nakikinig ako na papa. If you're watching right now, so, sana all. Tagalogin ko na lang. Naghahatakan sila ng timba, lalabs. Hindi si ko alam kung sino mananalo sa kanila. Yung timba o yung humahatak. Ayun. Panalo. Lalabs, nandito ako sa taas. Natapos na namin ang isang tractor, tatlong bin. So, habang nag-aantay kami, since puno na yung mga timba doon, nandito naman ako sa taas, dala yung kangaroo bag. Lalabs, napakahirap kung magpipitas nga na ang dala ay timba. So kaya mas mabuti pa, minabuti kong dalhin itong kangaroo bag para paglagay po dito ay safe yung yung kangaroo. Hindi yung avocado pala. Para safe lalabs yung avocado, hindi po siya mabangasan kasi lalabs hindi po tinatanggap sa market yung may tagyawak. So kailangan po lalabs makinis and of course masarap, magandang quality. Panatilihin magandang kwalidad ang kalidad ng produkto upang buhay ay matuto. Connection. Hindi lalabs ano yung kailangan maayos po yung ano. So, quality. Pagpitas po lalabs, kung timba ang gamit natin, ibabagsak natin. Kasi yung literal na timba talaga ang daladala namin pag-aakit dito sa task. Kaya mas mabuti lalabs, sinadjust ko ito. Kasi normally, yearly pa lang ginagamit nila sa pagpipitas ay timba. So since matigas nga ang ulo ko, inaakyat ko ito sa taas kasi dapat ang kumukuha nito ay machine. So inaakyat ko na kasi wala naman tayong ginagawa. Alam mo naman tayong Filipino, flexible. Hindi tayo nakukontento dun sa bagay na wala tayong ginagawa. While waiting the tractor, so nagpipitas-pitas tayo habang hanggat mapuno itong ano lalabs, hanggang mapuno itong kangaroo bag. So nandito pa ako sa tuktok. Lalabs, ang bigat po nito lalabs, tumitibang po ito ng 15 to 20 kilos. Itong kangaroo bag yung laman nito lalabs. So aabutin ko, dito ang dami. Tapos ang mahirap pa nito lalabs, marupok yung kayo. Ay hindi, marupok yung sanga. Marupok ito lalabs, kaya dahan-dahan tayo sa pag-akyat. At kailangan natin minsan bumukaka dito para lalabs maabot natin. Magkaroon ng pwersa yung ating mga binti. At hindi tayo malaglag. So lalabs, katulad nito ang daming nalaglag lalabs. Oh. Ang daming nalaglag dito. Iyon.
So, kailangan natin. Ayan, katulad ko na bali ang sanga. Ito lalabas, ito na yung mga napitas namin. Ito yung napiyan. So, inaantay namin yung traktor. Doon dahil manggagaling yung traktor sa likod, papunta dito sa harap kasi tuloy-tuloy. Normally yung natatapos namin sa isang row, dalawang traktor, dalawang balik. Isang traktor may tatlong bin na malalaki. Kasi ang bin lalabas dito may maliit, may malaki. Doon tayo sa malaki lalabas at walo tayong fruit picker dito. Wala tayo Pilipino. Pilipino, pili na Pino pa. Kaya yung height natin, Pino. Lalas dito pala sa ano, sa mga fruit picker dito, iba-iba mga ano to. Iba-iba mga qualification. May masahista, may buksingero. Anong buksingero sa taas? Tingnan nyo naman sa wasa. So, ayan, doktor yan. Ay, dok, gago. Oo. Tapos, kung mapapansin nyo na, labs, kung bakit kinikita ang salita ang upgrade namin, para lagi kayo makita na ang garo. Meron, ito talaga normal ang ginagamit na, na ano na damit. Itong yung attire sa farm. Unang-una naka-safety shoes tayo, lalabas kasi umakit tayo ng puno. At pag-akyat natin sa tractor, dahan-dahan lang, kailangan safety shoes kasi baka hindi natin sukat akalain, mabagsakan tayo ng bagay na mabigat. So, tapos ito pa, lalabas orange at green. So, kung mapapansin nyo po, kasi marami nagtatanong kung may uniform daw. Wala naman pong uniform. Ang may mga uniform po yung mga direct sa company na nagtatrabaho. Pero tayo, lalabs, gumagamit tayo ng dapat na damit para sa farm. Thank you so much sa aking videographer. Lalabs, wala pong mask, pero tinan mo, saglit nakatahimikan. Hindi ko alam kung gutom na ba sila o ano nangyayari. Pasensya na mga lalabs, walang hinog na avocado, kaya wala tayong makain dyan. So nag-aantay kami lalabs ng traktor. Ganito ang ginagawa namin lalabs, nagpapahinga. Ito ng pagkakataon kasi pag dumating yung traktor, paspas na naman ang trabaho ang pamimitas. And ang pinakamaganda dyan habang nakaupo ka lalabs dyan, masarap kasi bayad. At may libreng break time tayo lalabs ng 15 minutes and 30 minutes ay kinakaltas po yan sa ating oras. Umpisa kami dito lalabs alas 11 ng tanghali. Tanghali na talaga kasi nga kahapon umulan. Kanya-kanyang pwesto. Wala pa. Hindi ko alam, baka nasiraan yung traktor. Wala pa din. O maraming kinakarga. Lalabs! Lalabs, pagla-lunch na kami. Hindi po ito ang ilalunch namin ha, kanin. Avocado. Ayan na lalabs ha. Baka sumabit, likod-likod. Dinapaan ang avocado. Lalabs, nandito na sa shed ang aming napitas na avocado. So ngayon po ay magla-lunch kami lalabs. Dito lang din yan sa ano sa farm ang aming kakainan sama-sama. Ayan na, kinukuha ng aming pinamitas. Ang aming pinitas dinala sa shed. Dahil mag-uumpisa na, tapos na ang lunch, umpisa na ulit tayo mga lalabs. So maglalagay na po ng panibagong bin dito sa tractor. Ayan sila. Naglalagay na lalabs ang bin. Sa isang tractor, tatlong bin. Para makapagsimula na ulit kami lalabs. Lalabs, andyan ang mga Pinoy fruit picker. So, ang timba na yan ay dadalhin sa palengke. Abangan nyo yan. Sa palengke ng Melbourne. Sa Queen Market, sa Coles, sa Woolworth, at sa Singapore. Sa Pilipinas, walang export kasi maraming avocado doon. Ayan na siya, inaantay namin. Lalabs, ang mga pinagdadaanan ng mga fruit pickers sa Australia, rain or shine, tingnan mo naman, lumalakas ang ulan. Yung timba, pakibaba. Ay, matrasan ka ate, matrasan ka. Layo po kayo dyan sa gulong. Dyan na lang po, dyan na lang. Sa gilid. Ate, maano ang ka, maatrasan. Adi kita.
Bitawan niyo po. So, ayan lalabs. Kailangan namin ano? Yung bakit dito na lang po. Ah, yeah, we need to live in here. The bakit in here. Oh, we need to bring. So, we need to bring this one on here or put in here? All. Ah? Huh? Okay. So, ayan lalabs. Maraming pong salamat. Uuwi na kami dahil lumalakas yung ulan. So, andyan na ating mga fruit picker. Maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok at palunod ng aking mga vlogs. Huwag po natin kalimutan ngumiti at magpangiti ng kapwa. Have a good day. God bless everyone. See you.